Mukhang may tumatawag. Sino tumatawag sa akin? Uy, Edwinix Aguilar. Tumatawag. Okay, ating pagbigyan to. Oh. Ano? Hello. Oh, hello. Hello, hello. Oh, hello. Madungog ni mo, bro Janda, madungog ni mo? Oh, madungog na ko. Rinig ko. Oh, mayong hapon ya, may hapon. Oh, sige, go ahead. Oh, sumala sa yung game kanina. Oh. Si Pablo daw ang sumala, sinabi mo. Si Pablo ang ulampok, di ba? Di ba tama? Mali. Wala akong sinabi na si Pablo ang unang pope. Ni-research ko pa nga mismo sa ano eh, sa Google. Sino ba ang first bishop of Rome? Ang lumito na pangalan, Peter was the first bishop of Rome. Break ko. Yung mga papa nyo, Gando, mayroon ba mga asawa yung papa nyo? Yung mga papa namin, as of now, walang asawa. Pero hindi batayan ang asawa para sa pagiging papa. Ang batayan para maging papa ay dapat obispo ka sa Roma. May asawa ka man o wala, as long as ikaw ang obispo, ikaw ay obispo sa Roma, ikaw ay santo papa. Bakit si Pablo may biyanan? Si Pablo, kahit may biyenan pa si Apostol Pablo, hindi naman siya Santo Papa si Pablo eh. Ang Santo Papa si Apostol Pedro. Hindi si Apostol Pablo. Si Apostol Pedro ay may biyenan. At kahit may biyenan pa si Apostol Pedro, as long as siya ay obispo sa Roma, then siya ang unang papa. Sorry, si Pedro pala, sorry Jando. Oh, yan. Bakit si Pedro may asawa? Ah, may biyenan. May biyenan siya dahil may asawa siya. Pero it is not a contrary na siya ay Bishop of Rome. Kasi ang Pope, ayon sa dictionary, the popular title of the Bishop of Rome is Pope. Kaya pag sinabing Pope, Bishop of Rome ka. Yung bishop sa Pilipinas, hindi yan pope. Yung bishop sa Amerika, hindi yan pope. Yung bishop sa Jerusalem, hindi yan pope. Pag ikaw ay bishop of Rome, doon ka na magiging pope. May asawa ka man o wala, pag ikaw ay obispo sa Roma, then ikaw ay santo papa. Okay. Sa mga papa ninyo, sinong papa sa Biblia sa mga Roma Katoliko ang nakasulat sa Biblia? Si Apostol Pedro. Siya yung pinakaunang papa. Bakit? Siya ang pinakaunang Bishop of Rome. Kaya na sinabi ko ayon sa dictionary, ang Pope is the popular title of the Bishop of Rome. Ang first Bishop of Rome, si Apostol Pedro. Kaya may asawa man o wala, as long as siya ay obispo sa Roma, then siya ay papa sa Roma. Bakit hindi sumunod yung mga papa ninyo na walang asawa? Ah, kung yung mga papa namin na hindi sumunod na nag-asawa si Apostol Pedro, hindi pa rin mawawala ang kanilang bagkas Santo Papa dahil ang meaning ng Santo Papa, obispo sa Roma. Kung obispo man sa Pilipinas, hindi yan papa sa Roma. Pag yan obispo sa Jerusalem, hindi pa rin yan papa. Magiging santo papa lang pag ikaw ay obispo sa Roma. Sige. May sinabi ba si Pedro? Siya mismo nagsabi na siya mismo ang santo papa sa Roma. Mayroon ba siyang sinabi sa Biblia? Kung mayroon siyang sinabi sa Biblia, wala siyang sinabi sa Biblia. Dahil sa kaniyang panahon, hindi pa pinapangalan ng Papa ang obispo sa Roma. Niwala nga siya sinabi na ako ang obispo sa Roma. Wala nga siya sinabi na siya ay nakapunta sa Roma.
Pero ang Seventh-day Adventist sa kanilang aklat na mga buwat sa mga apostoles, inaamin nila si Apostol Pedro doon napatay sa Roma. Sige, sige. Okay, okay. Okay. Ang sabi ni sa Mateo 16:19, may sinabi ba si Kristo nga gawin Santo Papa sa Roma si Apostol Pedro? Ay, wala siyang sinabing ganyan sa Mateo 16:19. Ang sabi niya sa Mateo 16:19, ibinibigyan niya ng authority si Apostol Pedro na anuman ang kanyang ipahintulot sa lupa, ipapahintulot sa langit. Ano man ang kanyang ipagbawal sa lupa, ipagbabawal sa langit. Authority yon. At yung authority na ipapasa sa mga followers through ordination. Kaya ang mga Santo Papa may authority rin na magpahintulot at magbawal. Kaya kapag ipinagbawal ang Santo Papa ang same-sex marriage, hanggang ngayon, bawal talaga sa lupa yan, sa langit yan. Pag ipinahintulot ng Santo Papa sa lupa ang Christmas Day, dahil may pahintulot sa langit yan. Ah, sige, sige. Hindi naman, no? Sige, tatanong lang, no? Hindi talaga mababasa nga inamin ni Apostol Pedro nga siya ang unang papa sa Roma. Saan sitas yun, dyan, no? Hindi mo ko pwedeng hanapan ng saang sitas kasi wala naman kaming turo na sinabi ni Pedro yan. Ang dapat mong tanungin yan, yung nagturo mismo na nagsabi daw si Pedro niyan. Kami wala kaming turo na ganyan, huwag mo kaming hanapan ng talata. Ah, sige, sige, sige. Saan talata sa Biblia? Ano? Saan talata sa Biblia na sa Biblia na ang unang Santo Papa sa Santa Iglesia Katolika Romana si Apostol Pedro? Wala nga sa Biblia nakasulat yun. Wala nga sa Biblia nakasulat na siya ay nakapunta sa Roma. Pero inaamin ng mga Sabadista yan kahit wala sa Biblia. Kaya ang ebidensya pala, kahit wala pala sa Biblia, totoo. Oh. Next question. Sige. Sige, no? nakikinig naman ako sa iyo sa mga sinasabi niyo. Palagi niyong inaamin na si Kristo ang inyong founder. Totoo ba yun? Yes, bro. Si Kristo ang aming founder. Dahil hanggang ngayon, pag tinanong namin ng mga sulpot, kung hindi si Kristo ang founder ng Iglesia Katolika, sino? Ang sagot lang nila, objection moderator, hindi ito ang panahon para ako'y magpatunay. Negative ako, huwag mo akong tanungin. Kaya hanggang ngayon, wala pa nakakasagot na sulpot. Sige, sige. Saan talata sa Biblia na inamin Kristo na siya ang founder? Yung mababasa sa sitas, saan talata siya ang founder ng Roman Catholic Church sa Biblia? Ay, hindi mo rin mababasa sa Biblia yan. Dahil noong panahong na tinatag ni Kristo ang iglesia, hindi pa pinapangalanan ni Obispo Ignacio ng Katoliko ang iglesia. Pero may salin ng Biblia. May salin ng Biblia si Richard Baxter, isang protestanteng theologian sa kanyang paraphrase on the New Testament na Katoliko ang tunay na iglesia na inaamin naman ng SDA sa kanilang aklat na The Ministry Magazine na Katoliko nga ang tunay na iglesia. Bro, dyan do. Oh. Yung sinabi ni Kristo, bro, dyan sa Juan 4:22. Ano bang sabi ni Kristo dyan? Ano sinabi doon ba? Basa tayo. Basahin natin para malaman kung anong sinabi niya sa 1:4:22. Tingnan niyo ha. Okay, ito sabi ni Kristo sa 1:4:22. Ito, sabi niya, hindi nyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. O, anong tanong mo dyan? O, yun ka ba si Kristo ang kanyang religion, Hudyo, Judaismo?
Yes, ang kanyang relihiyon ay Judaismo. Kaya nga ang sabi ng ano, ang sabi ng inyong babasahin sa fundamental belief na ang Apostolic Church separated from the nation of Israel. Anong meaning separated? Sabi sa the World Book Encyclopedia na ang Christianity as gradually divorced itself, nakik-divorce, no? Humiwalay. The church gradually divorced itself from Judaism. Yun. Humiwalay. Naglalag. Sige na ano, hindi mahirap ang signal to. Sa isa inamin mo nga Judaism mo si Kristo. Saan siya diyan? Saan siya diyan, no? Ang sabi mo, founder niyo. Bakit siya Judaism mo? Yes. Siya ang founder namin dahil nang itatag niya ang Iglesia Katolika, lumayas siya sa Judaism. Umalis siya sa Judaism. Kaya nga ang sabi doon eh, the church gradually divorced itself from Judaism. Oh, at tingnan niyo, asa kasi Apostol Pablo, umiwala rin sa Judaism. Ito sabi sa ano sa the World Book Encyclopedia. Pakita ko sa inyo yung The World Book Encyclopedia para makita sa mga nanonood ngayon ang naturang encyclopedia. Ano ba sinasabi dito? Ito, ayan. Sabi ay ganito. Naku, loading na naman yung aking computer. Ito, ayan. Sa volume 16, nakikita naman sa screen ko eh. Page 406. The first 300 years. Catholics trace the beginnings of their church to Palestine. There, according to the Bible, Christ told the apostles to preach the gospel to all peoples. In Jerusalem, the Holy Spirit came upon the earliest believers. The first Christians were Jews. Yan na. Ang unang mga Kristiyano ay mga Hudyo who believed Jesus was the Messiah, the Savior expected by the Jews. The early church gradually divorced, nakikiwalay talaga, gradually divorced itself from Judaism, the religion of the Jews. Kaya si Kristo, nagtatag siya ng iglesia, nakipaghiwalay siya sa Judaism. Yes, Judaism mo pala si Kristo, no? Judaism mo pala. So, hindi mo, sinabi ni Kristo mismo na hindi nyo kilala kasi ang sinasamba namin ay nanggagaling sa mga Hudyo. Itong Lucas 4. Mali, mali. Wala siyang sinabi na ang sinasamba namin ay galing sa Hudyo. Hindi yun ang sinabi niya. Ang sinabi niya, ang kaligtasan ay nagmumula sa Hudyo. Yan, hindi sa Judaismo. Hindi nyo kilala ang inyong sinasamba. Ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo, hindi sa Judaismo. sige. Hindi pala, totoo pala si Kristo ay palaging nagsisimba sa sambahan ng mga Hudyo. Totoo pala. Noong siya hindi pa nagtatatag ng iglesia, eh talagang yun ang kanya nakasanayan mula nung siya ay bata. Yung sinagoga, no? Pero nung siya ay nagtatag na ng iglesia, dahan-dahan na niyang inilalabas doon ang mga mananampalataya dahil hindi naman siya Judaism nang siya ay nagtatag na ng iglesia. Sige. Mayroon bang sita sa Biblia na sa araw ng Linggo, papasok si Kristo sa sambahan? Ayan. Yan na naman ay isang tradisyon na malingunawa ng mga Seventh-day Adventist. Bakit? Ang Judaism ay Sabbath keeper. Sabbath keeper ng Judaism, ha? Kaya Saturday yung kanilang pagsamba. Walang turo ang Judaism na Linggo ang araw ng pagsamba. Ang nagturo ng araw ng pagsamba
yung mga Kristiyano. Mateo 28:9. Eto. Atin muna simulan sa 1 muna, sa 1. Ano sabi sa 1 ano? Atin simulan sa verse 1 sa Mateo 28:1, ito sabi. Makaraan ang araw ng Sabat, sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Linggo. Linggo to ha. Pumunta si Maria Magdalena, isang Kristiyano, at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Ano nangyari sa ano sa verse 9? Ito. Ngunit sinalubong sila ni Jesus. Sino sinalubong ni Jesus, yung mga Kristiyano? At binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. So ang Kristiyano, sinasamba si Kristo sa Linggo. Hindi pinagalitan 'yan. Ige. Hello. Rolando. Rolando. Yung minamin ko, yung pumasok si Kristo talaga. O yun ka nga si Kristo usa ka Hudiyo? Yes, si Kristo ay isang Hudiyo. Lumaki sa relihiyon ng mga Hudiyo, yung Judaismo. Kaya tuwing Sabado, nandoon siya sa sinagoga ng mga Judaismo. Dahil ang doktrina ng Judaismo, tuwing Sabado ang kanilang araw ng pagsamba. Ngunit nang siya'y umalis na, ha, umalis si Kristo sa sinagoga, wala nang apostol na sumasamba kay Kristo sa loob ng sinagoga. Wala na. Sige, sige. Sinong apostol na pumasok sa sambahan, ha? Yung pumasok talaga, yung nagpumasok simbahan. Sinong apostol ang pumasok sa sambahan sa araw ng Linggo? Ha, sa araw ng Linggo. Ang mga unang Kristiyano, wala pa silang bahay sambahan noong una. Sila ay nagtitipon-tipon lamang sa loob ng bahay. At sa araw ng Linggo, basahin ko, Acts chapter 20 verse 7 sa The Message Bible, ito ang sinasabi. Yan. We met on Sunday to worship and celebrate the Master's Supper. Oh. Yan bro, nabasa ko na bro. Oh, ano? Nasa screen ko na, oh. Bro. Oh. Bro. Oh, nasa screen ko na. Nakita mo? Alam ko na. Yung tanong ko, bahay-sambahan. Okay, ang sabi ko nga, noong panahong ito, wala pang bahay-sambahan ng mga Kristiyano. Pag sila ay nagsasamba, ginagawa nila yan sa loob ng bahay. Dahil wala pa silang sariling bahay-sambahan. Oh. Kung meron ako mababasa, Bro Jando, na pumasok sila sa bahay-sambahan. Ng Kristiyano? Sa araw ng Sabado, ang mga apostoles. Hindi, ng si sambahan ng Kristiyano? Si Pablo. Sambahan ba ng Kristiyano? Sambahan. Pumasok. Hindi. Yung topic natin. Hindi. Ang tanong ko, sambahan ba sambahan ba ng Kristiyano? Yes, talaga. Kaya yung Panginoon ng Kristiyano, si Kristo man. Kung mabasa ko yung talata mo ay sa Judaism pala, aminin mo sinungaling ka? Mo, kaya ganun, hinanapan kita. Yun nga. Kung mabasa ko, kasabi mo kasi, kung mabasa mo na Sabado sila nasa loob ng bahay sang bahan, hindi mo tinuloy eh. May panluloko eh. Sabadista ako dati, alam ko yung mga talatang gagamitin ninyo, ano? Alam ko gagamitin mo dyan, yung nasa Gawa 13. Kung mabasa ko yun ay sa Judaism, aminin mo sinungaling ka? Yes, asa? Kung mabasa ko na yun ay sa Judaism, aminin mo sinungaling ka? Hindi, kung mababasa ko, mga apostol, papasok sa bahay-sambahan. Mga apostol o si Pablo lang ang pumasok doon? Si Pablo at saka si Juan. Babasahin ko. Tapos Judaism yan o simbahan ng mga Kristiyano?
Yes, kaya talaga Hudyo talaga si Kristo eh. Hindi, hindi. Ang tanong ko, yan ba ay sambahan ba ng Judaism o sambahan ng Kristiyano? Kaya nga, hinanapan kita eh. Hindi, sagutin mo ng diretso bro. Walang lokohan. Maraming nanonood. Walang lokohan. Ano yung bahay-sambahan na pinasukan ni Pablo upang doon magkipag-debate tuwing Sabado? Ano yung ginagawa niya doon? Anong sambahan yun? Yung sambahan ng Kristiyano o sambahan ng Judaism? Talaga. Kasi Hudyo nga sila eh. Ngayon, tanong ko sa'yo. Ang Judaism ba is a Christian religion? Yes or no? Ayaw, wag mo sanang balihin ha. Di ba, anong balihin? Oh, sige, ako na lang papaliwanag kasi may halo panluloko yun sa'yo eh. Eto, ang pinasok ni Apostol Pablo, yun ay simbahan ng Judaism. Acts chapter 13, verse 43, ay ganito ang ating mababasa. Yan. After the people had left the meeting, Paul and Barnabas were followed by many Jews and by many Gentiles who had been converted to Judaism. The apostles spoke to them and encouraged them to keep on living in the grace of God. So yung palang bahay-sambahan na pinasukan niya sa Judaism pala yon. Ang tanong, si Apostol Pablo ba na natiling Judaism? No, Galatia. O, basahin ko naman ulit ngayon. New King James Version. Galatia chapter 1 verse 13. Sabi na Apostol Pablo, "For you have heard of my former." Ano yung sabihin ng former? Dati kong pamumuhay. "You have heard of my former conduct in Judaism, how I persecuted the church of God beyond measure and tried to destroy it." So, sa talatang ito, magkakontra pala ang iglesia ng Panginoon at ang Judaism. Magkakontra pala. Dahil nung si Pablo ay nasa Judaism pa, pinipersecute niya beyond measure ang iglesia ng Panginoon. Magkakontra pala ang Judaism at ang Kristyanismo. Oh. Sige po. Proceed. Oh, sabi ko walang lokohan. Tatandaan mo lang ganito bro, ako ay dating Seventh-day Adventist kaya lahat ng mga pambatong talata mo kabisado ko. Alam ko 'yan. Kasi matagal ako nang panood, nakasubaybay sa iyo eh. Alam ko 'yan. Saang talata sa Biblia? Saang talata na ang mga apostoles papasok sa sambahan sa araw ng Linggo? Sambahan ha? Bahay sambahan. Araw ng Linggo. Sinabi ko na nga kanina, nasa panahon ng mga apostol, pag sila ay sumamba, nasa loob lang ng bahay. Dahil wala pa silang sariling bahay-sambahan. Ang tanong mo ngayon, araw ba yun ng Linggo? Eh, di balikan ko yung nasa na, the Message Bible, Acts chapter 20, verse 7. Anong sabi doon? Ulitin ko. We met. Kami ay muling, sabi sa'yo pala, tapok-tapok. We met on Sunday to worship and celebrate the Master's Supper. O di, nag-communion sila. Yung Seventh-day Adventist, mag-communion Sabado. Pero mga apostol, mag-communion Linggo. O, edi kayo baliktad. At sinubalik niya yung utot na. No. Ano, may balat pa wala. Nawala, nasaan ka? Nawala. Ano nawala? Dito lang ako. Sige. Sige, yung signal ko, sige. Sige, balikan natin si Kristo. Sige, gusto na naman. Si Kristo. Itong si Kristo. Panginoon ba ito ng Kristiyano? Yes, si Kristo ay Panginoon ng Kristiyano. Oh yes, Panginoon siya ng Kristiyano. Next. Good. Yes. Saang talata sa Biblia na si Kristo papasok sa sambahan sa araw ng Linggo? Sige, isa lang. Ay, naku, kanina ko pa ulit-ulit sinagot yung kanina pa eh. Sa panahon ng mga apostol nila Kristo, wala pang sariling bahay-sambahan ng mga Kristiyano. Wala pa. Kanina ko pa sinasagot na wala pa silang bahay-sambahan nun eh. Kaya ngayong mga sina Maria Magdalena, sinamba si Kristo doon sa gitna ng daan. Bakit?
wala pa silang sariling bahay-sambahan. Oh. Kung may babasa ako, mayroong sambahan, si Kristo bahay-sambahan. Aaminin mo nga, mali ka. May bahay si Kristo sambahan. Kung may babasa ako, Biblia. Kristiyano? Naman si Kristo may bahay sambahan. Kristiyano ba? Kristiyano ba? Sa mga Hudyo, kasambahan. Di, Kristiyano ba? Kasi ang Panginoon sa mga Kristiyano, si Kristo dapat. Ay, mali yan. Si Kristo, kinakilalang Panginoon sa sinagoga, e itulak na sana, basahin na, itulak na sana ito ha. Lucas 14:22. O, sabi ko sa iyo eh, kabisado ko yung mga talatang paborito nyo. At yung pangontra doon, alam ko, eto. O, ating basahin ano? 14:22 ng ano, ng Lucas. Kinikilala ba siyang ano? Panginoon sa loob ng ano, ng sinagoga. Tinan ko lang nga, 14:22. Eto. Yan na. Eto ha. Sabi ganito, bumalik ang alipin at binalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, pumunta ka kagad sa mga lansang at sa magkikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. Pagkatapos sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na po ang iniutos ninyo, ngunit marami pang bakanting upuan. Kaya sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Asan ba yung, ano, yung si Kristo ay itinulak doon sa Pampang? Bisaya kasi yung nakasanayan ko eh. 18 yata yun? For Lucas 4:22, 14 binuksan ko eh. Ito, pinuri siya ng lahat at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Sostiak, nasasabihin niyo sa akin ang kasabihang ito. Manggagamot, gamutin mo muna yung sarili. Marahil na sasabihin pa ninyo, gawin mo rin dito sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginagawa mo sa Kapernaum. Tandaan ninyo, walang propet na kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinabi ko sa inyo, maraming byuda sa Israel noong panahon ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 kalahating taon at nagkaroon ng tagutom sa buong lupain. Subalit hindi pinapunta si Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang byuda sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketong sa Israel noong panahon ni Eliseo, walang ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria. Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga. Oh, ang leading question niya, ito yung technique eh. Si Kristo ba ay Panginoon ng mga Kristiyano? Oo. Ngayon, si Kristo ba ay nasa sinagoga? Oo. So, conclude ka agad. Si Kristo ay Panginoon sa sinagoga. Mali. Sabi ko na nga ba eh. Walang lukuhan sa programa ko. Sabadista ka? Sabadista rin ako. Talata mo, kabisado ko. At ang mga talatang ayaw mong basahin, alam ko. O eto. Siya ba ay Panginoon sa sinagoga? Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. May Panginoon bang kinikilala na ihulog sa bangin? Oo. Oh. Booking ka na naman. Jando. Oh. Sinong kalaban ni Kristo doon sa sinagoga? Sinong kalaban ni Kristo? Ang Pariseo o ang adlong sablo? Ay, nako, ang leading question niya iba. Ngayon ang follow-up question niya iba na naman. Ang leading question mo kanina, siya ba ay Panginoon ng mga Kristiyano? Oo. Ngayon, follow-up mo. Si Kristo ba ay nasa sinagoga sa araw ng Sabado? O, sabihin, pag ako nag-yes doon, magko-conclude ka kagad. So, si Kristo pala ay Panginoon sa sinagoga. Ngayon, na-booking na.
sasabihin mo naman, alin bang kalaban ni Kristo? Yun bang Parisiyo? O yung Sabado? Ay, nakul, misleading na naman. Ang kalaban ni Kristo rito, mga Sabadista. Babasahin ko, ha? Tingnan ninyo. Sa isang Biblia, yung kanilang paborito, yung Latina Vulgata, o gamitin ko yun, yung Latina Vulgata ni Monsignor Yap na kanilang paboritong gamitin. Mga SDA, ay marami sa kanila may Biblia ni Monsignor Yap. Yan ang ating babasahin, tingnan ninyo ha. Sino ang kalaban ni Apo ni Kristo? Oh, basahin natin. Vulgata Latina Cebuano. Ito ang sabi. Yan no? Pakita ko sa inyo para makita ninyo. Ayan. Sa Lucas 6, si Jesus may batok sa mga Sabadista. Ano yan sabi sa Tagalog? Si Jesus kinalaban ng mga Sabadista. O, tuloy. Yung isa, mas malaki. Malaki. Yan, malaki. O, sa 6:6 na po. Laing batok sa mga Sabadista. Napakaliwanag. Ang tanong niya, sino bang kinalaban ni Kristo? Sino bang kalaban ni Kristo? Yun bang Pariseo o yung Sabado? Wala kang mababasa ng kanyang kalaban ni Pariseo lang. Wala kang mababasa ng ang kalaban niya yung Sabado. Ang sabi dito, ang kalaban niya, Sabadista. Oh. Ano banat mo? Jando. Oh. Jando. Oh. Sabi mo, hindi Panginoon si Kristo Sabado. Kung mababasa ko, nga siya ang Panginoon Sabado. Ay, wala akong sinabi na hindi siya ang Panginoon ng Sabado. Tinan mo ha, dinagdagan na naman. Kukutin naman, napakapanuloko mo. Siya po, si Kristo ay Panginoon ng lahat ng araw. Babasahin ko ha? Babasahin ko. Eto, ako yung inaano mo eh. Isa sinabi ko na nga sa iyo eh, lahat ng talatang alam mo, kabisadong kabisado ko, at alam ko kung paano kontrahin ang mga yan. O, tinan nyo ha? O, Mark chapter 2 verse 28. Yan ha? Ang gagamitin naman niya ngayon, Marcos 2:28. O, babasahin natin. Sabi dito, so the Son of Man is Lord of every day, even the Sabbath. Tatagalugin ko, kaya ang anak ng tao ay Panginoon sa lahat ng araw, kahit sa araw ng Sabbath. Eh, di damay lahat. O, tamo. O, hirit, banat. Sige. Sige. Oh. Matod mo, hindi siya Panginoon ng Sabado. Hoy, wala akong sinabi ganun. Napakasinungaling. Sinabi ko nga eh, ginamit ko pa nga yung talata eh. Si Kristo ay Panginoon sa lahat ng araw. Siyempre kasama na ang Sabado doon. Lahat ng araw, walang Sabado sa araw. Diba naman yan, napakasinungaling mo. Wala akong sinabing ganun. Siya ay Panginoon sa lahat ng araw. Siya ay Panginoon sa Linggo. Siya ay Panginoon sa Lunes, sa Martes, sa Merkoles, sa Webes, sa Beres, sa Sabado. Lahat ng araw nga eh. Dando, i-clarify natin. Ano? Dawa ang Sabado para sa tao. Yes? Ano bang ginawa ng Diyos? Linggo o Sabado? Para sa tao. Ay. I-clarify natin. Oo. Ano mapapasan mo sa 27? Ito. Ang sabi sa 27, ginawa yung Sabado para sa tao. Hindi ginawa yung tao para maging alipin ng Sabado. Tignan nyo ha, patunayan ko sa inyo ha, baliktad sila mag-isip. Ito, balikan ninyo talata. Ating balikan sa 27, ang sabi sa 27 ganito. Then Jesus said to the Pharisees, the Sabbath day was made to help people. O, ayan ha, ginawa ang Sabbath
para sa mga tao. Ginawa ang Sabado para sa mga tao. Ayan na, yan ang gusto mong sagot. Ang karugtong, people were not made, ang tao hindi ginawa to be ruled by the Sabbath upang mapasailalim sa Sabbath. Anong nangyari sa SDA? Lahat sila nasa ilalim ng kapangyarihan ng Sabbath. Naalala ko dati yung kasamahan ko, yung anak niya ang graduation nagkataon Sabado. Hindi niya pinapaso yung anak niya. Bakit? Sabado ngayon. So ang mga Seventh-day Adventist was ruled by the Sabbath. Pero ang sabi sa Biblia, the people were not made to be ruled by the Sabbath. So baliktad talaga sila mag-isip. Ano, Edwin X? Sige, hindi mo nasagot. Sige. Ano hindi nasagot? Nasagot, ito na nga oh. The Sabbath day was made to help people. Hindi ba yan ang sagot sa tanong mo? Yan do. Hello. Oh, hindi ba yan ang sagot sa tanong mo? The Sabbath day was made to help people. Hindi ba yan ang sagot sa tanong mo? Hello, dyan do. Oh. Hello. Oh, naririnig kita. Hindi mo ko naririnig. Ano? Dando. Oh. Hello. Ano ba? Ano wala? Pakunwari pa to. Ah, ito. Sa panahon Kristiyano. Sige, sa panahon Kristiyano ta. Oh. Dando. Huwag kang tatawa, huwag kang tumama. Kahit isa huwag tumama sa iyo eh. Anong walang tumama eh? Butat ang butat ka, tingnan mo yung mga comments sa comment section. Butat ang butat ka eh. Oh, Kuya Koler, dito ka na sa katotohanan. Magbalik loob ka na, Kuya. Bukas RCC na yan si Kuya. Butat ang butata ka. Sino? Dyan o. Oh. Sinong Kristiyano ang pumasok sa sambahan sa araw ng Linggo? Bigyan mo ko siyang talaga daw, si Biblia. Ay, kanina ko pa sinasagot yan eh. Ang sabi ko kanina, ang Kristiyano, nung panahon nila, walang bahay-sambahan. Wala silang sarili ng bahay-sambahan. Kaya sa bahay-bahay sila nagtitipon. Tuwing araw ng Linggo. Balikan ko naman uli. Dahil sabi mo, wala akong nabasa. Eh, yung mga viewers nakakabasa naman. Acts chapter 20, verse 7. Ang sabi ganito, we met on Sunday. We met on Sunday. Hindi Saturday, ah. We met on Sunday to worship. Oh. Ano, balat ka pa? Jando. Oh. Jando. Oh. Ano ba naman to? Jando. Sando. Sabi ni Joy, hindi mo na tamaan talaga. Kasi yung tanong ko, bahay sa bahay. Ikaw ang hindi nakakatama. Bakit? Kanina ko pa sinasabi sa iyo na sa panahon ng mga Kristiyano, sa sila ay nasa ano pa, first century pa, wala silang sariling bahay-sambahan. Kaya nga si Kristo nagpapakita sa kanila sa loob ng bahay, nakasirado pa pinto. Sige, magtatanong ako ulit. Oh. Inutos ba ang Diyos yan, yung araw ng Linggo, araw ng pamamahinga sa lahat ng tao? Inutos ba? May basa ka, puro lang, isang litra? Isang lang. Ito sagot ko. Kung sino man ang naringgan mo, kung kanino ka nakarinig na tinuro yan na inutos ni Kristo ang Linggo, siya ang tanungin mo. Go. Ano? Sige. Wala na. Kasi yung... Siya ang tanungin mo. Bakit? Kasi ang turo namin hindi ganyan eh. Ang turo namin, tuwing Linggo, ang mga apostol sumasamba kay Kristo. Wala kaming tinuturo na kaya sila sumasamba kasi sila ay inutusan. Hoy, sambayan niyo ako sa araw ng Linggo, ha? Wala.
katunayan, si Maria Magdalena at yung isang Maria, sinamba si Cristo sa araw ng Linggo, hindi niya pinagbawalan, na hindi niya sinabi na, hoy, huwag muna ngayon dahil hindi Sabado ngayon, Linggo ngayon. Hindi niya pinagbawalan. Ang mga apostol, sinasamba siya sa araw ng Linggo. Oh, ang mga Kristiyano, sinasamba siya sa araw ng Linggo. Kaya kami mga Kristiyano, sumasamba sa araw ng Linggo. Kung kanino ka nakarinig na itinuro na kaya sumasamba sa Linggo kasi inutos na sambahin sa araw ng Linggo, siyang tanungin mo. Sige. Ano? Sige. Oh. Kung may babasa ako na ang Diyos mismo nag-utos na ano? Na araw ng Sabado. Kung may babasa ako Biblia. Sino inutosan? Inutos ng Diyos. Kristiyano inutosan? Ha? Kristiyano ba inutosan? Lahat ng tao. Lahat ng tao. Lahat ng tao, sigurado ka? Oh, kung yes. Kung mapatunayan ko hindi lahat ng tao, minin mo sinungaling ka? Babasahin ko. Eh kung mapatunayan ko nga na hindi lahat ng tao ang inutosan, na minin mo sinungaling ka? Babasahin ko nga eh. Kung mabasa ko nga, kung mapatunayan ko nga na hindi lahat ng tao, aminin mo sinungaling ka? Nagsisimula na naman sa kanyang dishonesty. Eh di basahin natin yung talatang gagamitin niya. Exodo, Kapitulo 20. Ayan ha. Simulan ko sa verse 1. Tapos 2. Saka ako tatakbo sa 8. Eto. Sabi sa verse 1 ganito. Sinabi ng Panginoon. Oh. Sino kanyang kausap? Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Ang tanong, lahat ba ng tao na alipin sa Ehipto? Ano Edwin X? Lahat ba ng tao Edwin X na alipin sa Ehipto? Yes or no? Na yes signal pa rin. Una sa sabi. Jando. Oh. Jando, hato. Ano? kung mababasa ko sa Biblia na lahat ng tao sa harap ng Diyos sasamba. Lahat ng tao? Sa araw ng Sabado. Sa araw ng Sabado. Sa araw ng Sabado. Saan? Sa Isaiah 66? Ano? Doon ka naman tatakbo sa Isaiah 66? Yes! Mali na namang unawa yun. Eto, basahin natin ano. Tingnan ninyo ha. Ang maling unawa. Sabi ko na nga ba, tatakbo. Kung saan ka tatakbo, alam ko lahat ng talata mo. Eto, tingnan ninyo ha. Isaiah 66, 22 yung gagamitin niya, hindi ba? Oh. Eto ha. Etong sinasabi dito, basahin ko muna yung gusto niyang talata. Eto. Basahin ko sa sa 22, Isaiah 66:22. For as the new heavens and the new earth that I make shall remain before me, says the Lord, so shall your offspring in your name remain. Katagalogin ko. Kung mananatili ang bagong langit at ang bagong lupa, ha? Na aking ginawa sa harapan ko, sabi ng Panginoon, ang inyo ring mga salinlahi at pangalan ay mananatili. Next, 23. From new moon to new moon, and from Sabbath to Sabbath, all flesh shall come to worship me, before me, declares the Lord. Sabi sa Tagalog, mula sa bagong buwan hanggang sa bagong buwan, at mula sa Sabbath hanggang sa Sabbath. Oh, yan bang gusto mong basahin? Yan ba? Kung mababasa ko nga Sabado yan. Ayun, yun nga. Yung ba gusto mong basahin? From Sabbath to Sabbath. Yeah. O sige. Granting. Na yung Sabbath na yan ay Sabado.
So yan ba gusto mong, yan ba ang hinahanap mong sagot? Sige. Ayan. Sabi nito ha, sige, papalitan ko yung Sabat ng katagang Sabado. Mula sa bagong buwan hanggang sa bagong buwan. At mula sa Sabat hanggang sa Sabat. Yan ba? Yan ba? Yan. Oh, mula sa Sabado hanggang sa Sabado. Yan ang gusto mo? Yan ba? Sige. Ayan, okay, yan. Ngayon, mula sa Sabado papunta sa Sabado, may madadaanan bang Linggo o wala? Ang challenge ko diyan. Hindi, ang tanong. Ang sabi kasi dito, mula sa Sabado hanggang sa Sabado. Dahil sabi hanggang sa Sabado, mula sa Sabado. Ngayon, pag ikaw ay pupunta sa susunod na Sabado, meron bang Linggong madadaanan? Yes or no? Walang mababasang Linggo diyan. Ano wala? Sabi nga eh, gikan sa Sabado, ngadto sa Sabado, kasi baka hindi ka nakauna ng Tagalog eh. Gikan sa Sabado, ngadto sa Sabado. Nabay Domingo nga malabyan o wala? Walay Domingo din. Oh, ibig sabihin mo ba, ito, ibig mo sabihin sa kalendaryo mo, mula sa Sabado, papunta sa sunod na Sabado, walang madadaan ng Linggo? Talagang walang Linggo mabasa dyan. Ano walang Hindi, gamitin mong utak mo. Ito ha, ano bang petsa ngayon? Ito ha. Ngayon ay July 28. Okay, at bukas 29 Sabado. So, pagpalagay na lang natin ito ay mula July 29 hanggang August 5. Ayan ha? Sabado, mula Sabado hanggang Sabado. So, mula July 29 hanggang August 5. Ang tanong, may madadaanan bang July 30 o wala? Dando, sa Biblia, wag mong dagdagan. Hindi marunong mag-isip. Hindi marunong mag-isip. Kawawa naman doon sa Batista na to. Maliwaan lang ang sinasabi. Teta, balikan nyo ha. From new moon to new moon and from Sabat to Sabat. Sa Bisaya niyan, gikan sa Sabado, ngadto sa Sabado. Tanong, kung ang Sabado ngayon ay July 29, ngadto sa Sabado, August 5, may madadaanan bang July 30 o wala? Hindi na marunong mag-isip ang Sabadista. Paano kasi hindi nagahalungkat sa mga Bible scholar? Naka-rely sa kanilang mga private interpretation. Napakasimpleng English yan. From Sabat to Sabat. Oh, Sabado, sige. Mula Sabado hanggang Sabado. Gikan sa Sabado, ngadto sa Sabado. Oh, gikan sa Sabado, ngadto sa Sabado. Usama na. Sabado, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Sabado, Lunes na naman. Walang Linggo. Uy. Dando. Butat ang butata ka. Pinagtatawanan ka sa comment section. Oh. Relax ka lang, Jando, ha? Relax ka lang. Talagang relax na relax ako. Kaso nga lang, the more ka nakikipag, ano sa akin, nakikipag-pilosopuhan, the more nakikita ang kamangmangan mo sa Biblia. Pagsamba ba? Yung pagsamba. Yun na nga. Balikan natin talata. Mula Sabado hanggang Sabado, ang lahat ng laman ay darating upang sambahin ako. O mula Sabado hanggang Sabado, may madadaanan bang Linggo? Siyempre. Mula Sabado hanggang Sabado, alam nga walang madadaan ng Linggo. Diretso Lunes. Mula Sabado, sasamba lahat ng tao. Hanggang sa Sabado, sasamba lahat ng tao. Ibig sabihin, walang, ano yan, walang day off. O nasa ngayon yung ano mo ngayon, walang day off yan.
Yan daw. Oh. Yan daw. Oh. Hello. Oh. Hello. Oh, binutata ka na masyado. Yan daw. Oh, butata, yung butata ka natin, na. Yung sinabi talaga ng Diyos. Yung sinabi talaga. Yun ang sinabi ng Diyos eh. Gikan sa Sabado, ngadto sa Sabado. Sana mo laktod nag Lunes, walay Domingo. Walay Lunes, walang Martes. Eh kung wala pa lang Martes, eh bakit sinabi gikan Sabado, ngadto sa Sabado? Bakit ngadto? Talaga ng Diyos. Kuwawa na. Butatang butata na siya masyado. Hindi na marunong ng ano, no? Wala nang logic. Mula Sabado hanggang Sabado, lahat ay sasambahin ako mula Sabado hanggang Sabado. E anong araw sunod ng Sabado? Sabado na naman uli. Ano ba naman to? Diyan daw. Nasa na? Oh. Hello, hello. Wala kang... Hello. Ano ba naman to? Para itong nasa sabungan? Para ako nagkipag-usap nung nasa sabungan. Ano ba naman to? Mula Sabado hanggang Sabado. So, mula Sabado hanggang Sabado, talagang may madadaanan na Linggo. Alam nga magpakatapos Sabado, bukas Sabado pa rin. Ano ba naman yan? Diyan do. Diyan ano? Po, hello. Hello. Ano? Ang nakasulat sa Biblia dyan do, huwag mo lang dagdagan. Ay, wala akong dinadagdagan, inuunawa ko. Ang sabi sa Biblia, mula Sabado hanggang Sabado. Kung sa Bisaya pa yan, gikan sa Sabado, ngadto sa Sabado. Alam ang magmulakto sa Domingo. Oh, no. Huwag mong dadagdagan dyan do, ha? Ay, wala akong dinadagdagan. Paulit-ulit na lang ba? May dinadagdag ba ako o wala? Wala akong dinadagdag. Sa Bisaya niyan, gikan Sabado, ngadto sa Sabado. Yung term ngadto, anong unawa mo ron? Hello, hello. Anong unawa mo bro sa mula Sabado hanggang Sabado? Anong unawa mo ron? Punto kahit isa. Hindi, ang tanong ko sa iyo, anong unawa mo sa mula Sabado hanggang Sabado? Kahit isa, kahit Hindi. Huwag ka munang magbatutsada. Nakikita ng lahat, napapanood ng lahat ng pagkabutata mo. Ano ang unawa mo para magkasalubong yung ating isipan, ano? Dahil iba unawa mo eh. So, alamin ko yung unawa mo. Anong unawa mo sa mula Sabado hanggang sa Sabado? Alam ko naman yan, pero huwag mong... Hindi, ang tanong ko. Ang tanong ko sa'yo, ano ang unawa mo sa mula Sabado hanggang Sabado? Ang ibig mo sabihin, lagyan ng Lunes, Martes, yan bang ibig mo sabihin? Kaya nga tinatanong kita eh, anong unawa mo sa terminong mula Sabado hanggang Sabado? Okay, yan talaga ibig mo sabihin. Maglagay tayo dyan. Hindi, tinatanong kita. Ikaw tinatanong kasi yung sagot ko kinokontra mo. Kaya ikaw tatanungin ko ngayon, kaya kontra mo ako eh. Ano ang unawa mo sa mula Sabado hanggang Sabado? Sa Bisaya pa, unsay pagsabot ni mo anang gikan sa Sabado, ngadto sa Sabado. Oh, alam ko naman yan. Eh, hindi. Alam, ano nga ang unawa mo? Anong unawa mo dun? Yes. Gikan sa Sabado, ngadto sa usa ka Sabado. O ngayon, ngadto sa usa ka Sabado. Ano yan, mulaktod? Okay. Kasi dagdagan mo yan dyan do. Pakinig mo sa akin. Kasi kung dagdagan mo yan, sabi sa Revelation 20... Hindi. Tanong ko. Ang ibig mo bang sabihin, gikan Sabado, ngadto sa usa ka Sabado ng laktod? O, ang nakasulat na. Hindi. Tanong ko, ang ibig mo bang sabihin sa... Gikan Sabado, ngadto sa laing Sabado, nilaktod. Yan. Ha? Huwag mo. Hindi na sumasagot. Huwag kang mag-effort bro, di ka naririnig sa live. Ang tanong ko sa'yo, sagutin mo lang ng simpleng-simple.
yung gikan Sabado, ngadto sa laing Sabado, nilaktod ba na? Yes or no? Ano? Oh, dyan, halo. Sasagot kita. Dyan do. Sige. Hello. Sige. Ah, sige. Yung Sabado, patong isang Sabado, alam ko naman yan. Pero wag mong dadagdagan. Hindi, hindi ang tanong ko, bro. Sabi mo kasi, patungong Sabado. Bago siya pumatungo sa isang Sabado, may madadaanan siyang ibang araw o wala? Yung Sabado at isa... Hindi, patungo eh, patungo. Paingon. Ha? Gikan Sabado, paingon sa laing Sabado. Patungo, paingon. Sa siya, nung siya ay papunta sa isang Sabado o padulong siya sa usa ka Sabado, naa siya laing adlaw malabyan o wala? Diyan ha? Ha? Sige. Kung mayroon pa... Hindi, hindi. Sagutin mo tanong ko, bro. Sagutin tanong ko. Gikan Sabado, ngato sa laing Sabado. Meron bang malabyan nga laing adlaw o wala? Mo kani yung mababasa ko lang. Hindi, hindi yung mababasa mo. Unawain natin ang Biblia para walang lokohan, ano? Mula Sabado patungo sa isang Sabado. Bago siya makatungo sa isang Sabado, may ibang araw bang madadaanan o wala? Kung mayroon akong mababasa, babasahin ko. Hindi. Hindi ko tinatanong kung may mababasa ba o wala. Ang tanong ko sa iyo, ang sinabi mo kasi patungo. 'Di ba? Patungo? Sabi mo 'yun, patungo. Bago siya mapatungo sa isang Sabado, mayroon bang ibang araw na madadaanan o diretso Sabado? Oo. Pero wala namang mababasa. Hindi, ang tanong ko, ano ba naman to? Napaka-ano naman ito, napakainan mo mag-isip ng sabadang sabadistang ito? Very grade 1 lang yung tanong eh. Mula Sabado, patungo, patungo ha, patungo, padulong pa sa pika Sabado. Bago siya mapunta sa isang Sabado, may ibang araw ba na madadaanan o wala? Yung naisip mo, alam ko naman yan eh. Hindi. Be honest. Huwag kang, kasi the more ka umiiwas, the more nakikita na ipit ka na. No? At yung mga nanonood ngayon, nakakaunawa. Di bali nang magpahinay mong utak mo, bahala ka. Ang sa akin lang, sagutin mo ng tama and be honest. This is a religious program at kaluluwang sugal rito, no? Ang anak ano rito, so, kaluluwa ng tao. So, ang tanong ko sa iyo ngayon, mula Sabado, patungo sa isang Sabado, may iba pa siyang araw na madadaanan o diretso Sabado nga? Ngayon, Sabado, bukas, Sabado uli. Ganun ba? Ah, sige, sagutin kita. Sa Isaiah 66:22, yung nakasulat lang ang babasahin ko. Hindi ko tinatanong yan eh. Yung binasa mo, eto na, doon sa binasa mo, na mula Sabado, patungo sa isang Sabado, anong unawa mo doon sa term patungo? Yan talagang unawa mo. Anong unawa mo? Hindi, wag mong ilagay ang unawa ko. Sige. Huwag mong ilagay yung unawa ko. Dito tayo sa unawa mo para malaman ng mga nanonood kung talagang nakakaunawa ba ng Bible ang mga Sabadista o hindi. Ha? Talaga ba nakakaunawa ng Bible o hindi? Ulitin ko. Ano ang pagkaintindi mo sa term patungo sa isang Sabado? Sige. Sige. So, ang ibig mong sabihin, gikan sa Sabado, alam ko naman yan eh. Lagyan natin ng Lunes, lagyan natin ng Martes, lagyan natin ng Miyerkules, patong Linggo, at hanggang Sabado. Pero ang sinabi ng Diyos dyan, talagang Sabado talaga. Sige. Ito. Nakuha ko na yung punto mo. Pero gusto kong diinan ito eh.
para sa lahat ng mga nanonood, ano? Paano makakapunta sa isang Sabado mula sa Sabado? Ano, usbe mo, nawala ko signal. Ano? Paano makakapunta sa isang Sabado mula sa Sabado? Yes, talaga, nakasulat na yan dyan. Hindi, ang tanong ko, paano? Nako, mahinang utak. Paano? Paano makakapunta sa isang Sabado mula sa Sabado? No, yes, paano makapunta sa isang Sabado? Sige, lagyan na. Sige, sakin. Kita, dumaan ka pa ng Lunes. Hindi, bro. Huwag mong lagyan ng sasakyan mo ako. Kasi unawa mo ang kinukuha natin dito. Huwag mo muna ilagay ang unawa ko. Ha? Unawa mo muna ang pinag-uusapan dito. Huwag mo muna idama yung unawa ko. Kasi yung unawa ko yun eh. Yung sayo. Kung talaga bang nakakaunawa ka ng Bible o hindi. Paano makakapunta sa isang Sabado mula sa Sabado? Yes, talaga. Yeah, ang nakasabado nakasulat dyan. Sabi ko pa, ipalagay natin. Tutol ka ba dyan? Hindi. Naku, iiwas eh. Ulitin ko ang tanong. Pag hindi ka pa rin sumagot, wala na. Itigil na natin to. Dahil wala patutunguhan to. Iwas ka ng iwas eh. At pero mahalaga sa akin yung mga nanonood, nakikita ang pagkabutata mo, ang pagkaipit mo. Kaya ka imiiwas-iwas. Ulitin ko ha. Unsaon, bisayan ko na lang baka hindi ka nakakitin yung Tagalog eh. Unsaon pag-abot sa usa ka Sabado, gikan sa Sabado. Yes ha. Mag-conclusion mo na ako ha. Hindi, huwag ka mag-conclusion. Be honest. Gikan Sabado ngadto sa usa ka Sabado. Unsaon man pagtabok sa usa ka Sabado? Daan ka pa ng Lunes, ng Martes. Oh, sabi mo dadaan ka pa ng Lunes, dadaan ka ng Martes. Tanong, madadaanan ba ang Linggo, yes or no? Sige, dadaan ka pa ng hantod, tatong Linggo, hantod Sabado. Oh, di damay lahat pati Linggo. Salamat at naging, kahit na sa huling pagkakataon, naging honest ka na kasama pala ang Linggo, hindi lang Sabado. Dahil kawawang mga apostol, silang lahat sumamba sa araw ng Linggo. Babasahin natin yung ano ha, yung sinasabi doon sa ano, sa Mateo 28, muna tayo simula sa 1. No? Tingnan ninyo ito ha. Mateo 28:1. Sabi ganito. Makaraan ang araw ng Sabat, sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Hesus upang tingnan ito. 9. Ngunit sinalubong sila ni Hesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Then, 16. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Hesus. Nang makita nila si Hesus, siya'y sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-aalinlangan. Tuwing Sabado, hindi nagpapakita si Hesus sa mga apostol. Nagpapakita lang siya tuwing Linggo. At pag nakita siya ng mga apostol, sinasamba siya. Kaya ang mga apostol nagtitipon araw ng Linggo, hindi ng Sabado. Kaya kung tama ang unawa rito ni Edwin X. Lilitaw, lahat ng mga apostol mapapasapoy ng impyerno. Yun ang resulta sa kanilang maling unawa. Sabi ni Edita Cotamura, ayaw niya banggitin ng Domingo kasi walang S. O sige. 6:34 na. Brodando. Brodando. Ano? Hello, Brodando. Ano? Hello, Brodando. Yung point mo, ha?
Hindi talaga utos ni Kristo at ng Diyos yan, yung linggo. Ay, mali. Mali na naman. Si Kristo nagbigay ng authority. Sabi ni Kristo, Mateo 18:18, anuman ang ipahintulot nyo dito sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. At ipinahintulot ng mga apostol sa lupa na tuwing linggo sila sasamba, may pahintulot sa langit yon. Ang inutusan ng Diyos, Exodo 20, yung inilabas sa Ehipto, hindi kasama ang lahat ng tao doon. Ha? Hindi kasama Pilipino doon. Hindi kasama Inchik doon. Hindi kasama ang Amerikano doon. Hindi kasama ang mga Arabo doon. Ang inutusan ng Diyos na mangilin ng Sabado yung mga Israelita. Ezekiel 20, versikulo 9. You know, binabasa ng mga SDA yung Ezekiel 20:12 at 20. Ayaw nilang basahin ang Ezekiel 29. Basahin ko muna ha. Ezekiel, lagpas ako sa oras, 29 ang sabi ganito. Ngunit, hindi ko ito ginawa dahil ayaw kong malagay sa kahihiyan ng pangalan ko sa mga bansa sa palibot na nakaalam na inilabas ko ang mga Israelita sa Ehipto. Inilabas niya ang Israelita sa Ehipto. 10. Kaya pinalaya ko sila sa Ehipto at dinala sa ilang. 12. Ipinatupad ko rin sa kanila. Sino? Mga Israelita. Ang araw ng Sabat bilang tanda ng aming kasunduan. So, ang nag-utos nga ang Diyos ng Sabado pero sa mga Israelita at sa mga banyagang naninirahang kasama nila. Pero si Edwinix Aguilar, nasa Pilipinas naman, niya kasama doon. Ako, nasa Pinas naman, hindi ako kasama doon. Lahat tayong nasa Pilipinas, hindi kasama doon. Yun. No? So, yun po dahil lagpas na po ako. But Edwinix, balik ka na lang mamaya ang gabi sa punto por punto. Isa lang. Ano? Isa lang. Ah, sige, isa lang. Hmm. Sabi mo, sinasamba sa mga apostoles sa araw ng linggo. Oh. Inutos ba yan ni Kristo? Sasabahin siya sa araw ng linggo? Inutos ba yan ng Diyos? Ito. Gaya sinabi ko kanina, si Kristo nag-utos. Sabi ni Kristo, anuman ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Oh, naging mapas ko ron. At puman ako. Ang anuman ang ipahintulot sa lupa, ipahintulot sa langit. Kaya ipinahintulot sa lupa yung linggo, kasama na doon sa langit. Wait lang, maingay si Divine na. Sabihin, time na para magtapos. Oh. Go, gawas daw siya. Gawas daw siya. Sige, hanggang dito na lang ako, Brother Gwinex, dahil oras na talaga. Sobrang lagpas na ako, no? Pero ito lang. Si Kristo nagbigay ng authority. Ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. At dahil ipinahintulot sa lupa na ang Kristiyano sumamba sa kanya sa araw ng linggo, may pahintulot sa langit yun. Si Kristo nagbigay ng pahintulot authority. Basahin ko na lang. Sa Mateo 16:19, bago ako magtapos, no? Sabi sa Mateo 16:19 ay ganito. Ha? Sabi ganito, I will give you the keys. Ano yung sabihin ng susi? Authority of the kingdom of heaven. Authority. Whatever you bind, anuman ang iyong ipahintulot sa lupa, will be bound in heaven. Papahintulot sa langit. Whatever you lose on earth, ano yung pagbabawal sa lupa, ipagbabawal din sa langit. So napakaliwanag naman ng talata. Binibigyan ng authority ang Panginoon ng mga Kristiyano na mga tagapagturo na anuman ninyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot sa langit. At dahil ipinahintulot sa lupa ang mangilin ng linggo, may pahintulot sa langit yon. Tanggapin mo hindi, wala kaming pakialam sa iyo. So hanggang dito na lamang ako, bro, dahil lagpas na ako masyado sa oras ko. Nag-Station of the Cross kami doon, kailangan kong umaten. Kaya hanggang dito na lamang muna ako, mga kapuntos, ano? Babay na ako sa inyo, babay na ako sa iyo, Brother Edwinix, dahil kailangan ko talagang tapusin ito, whether you like it or not, tatapusin ko na ito, and bye-bye!